Alaala at kasaysayan ng pag-ibig. Salamat ho sa inyong lahat at sana ho ay patuloy tayong umibig ng walang patid sa isa't isa. Amen? Binabati namin kayong lahat ng mabuting araw, magandang araw, araw ng pag-ibig. Alam nyo, sa Pilipino, gusto ko yung sinasabi nilang instead na Valentine's Day, araw ng mga puso. Ang sarap pakinggan, ano ho? Minsan, napakagandang namnamin ang ating lingwahe, kaya ngayon ay lingwahe natin ang gagamitin natin sa mensahe ng Panginoon. Ang dadalhin ko ho sa inyo ngayong umaga ay ang katotohanan patungkol sa pag-ibig. Tayo ho ay manalangin. Panginoon, tulungan mo kami na matutuhan na umibig na katulad ng iyong pag-ibig sa amin. Tulungan mo kami na maipamuhay sa araw-araw upang makita nila ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig na nangyari at hindi ito alamat lamang. Salamat po at Espiritong Banal, ikaw po ang mangaral sa amin ngayong umaga. Amen. Ang katotohanan patungkol sa pag-ibig. Ito ho ang ating mensahe ngayong araw na to. Ang mga talatang babasahin ko sa inyo mamaya ay may kinalaman sa ating mensahe. Ang talatang, ang kabanatang Juan 3, talatang 6, Romans 5:8, 1 Corinthians 13:8. Sa Tagalog ho ay ito ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino mang manampalataya sa kanya o sino mang maniwala sa kanya o sino mang tumanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ho ay nasa Biblia na pangkaraniwan na sa ating pandinig pero hindi ho pangkaraniwan sa ating mga gawa. Sana ho ay magkaroon tayo ng renewal of love ngayong umaga. Sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 8, sabi ay datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo na makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Makasalanan pa tayo noon bago siya dumating. Dumating siya, makasalanan pa tayo. Inibig niya na tayo. Amen. Sa 1 Corinthians 13:8, ang sabi, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay magtatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ho ay hindi magkukulang kailanman. Amen. Meron akong 6 na puntos akong ibabahagi sa inyo ngayong umaga. Una, the myth of Valentine's Day. Ang alamat ng araw ng Valentino. Valentino ho sa Tagalog yan. Ikalawa ay the genuine and great love story. Ang tunay at dakilang kwento ng pag-ibig. Hindi ito alamat. Tunay. Genuine love is not seasonal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi panapanahon. Genuine love is a choice less than a feeling. Ang dakilang pag-ibig at tunay na pag-ibig ay pinipiling magpasya o pagpapasya. Hindi ito masyadong binibigyan ng halaga ang kanyang nararamdaman. Genuine love is celebrated often. Ang dakilang pag-ibig ay ipinagdiriwang ng madalas. Hindi pa na panahon, madalas. Ika-anim, genuine love is agape love. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos na dapat nating matutuhan sapagkat iyan ang ating tinanggap sa Kanya, dapat nating ipasagawa. Amen? So, ang unang puntos ho na binanggit ko kanina ang alamat ng Valentine's Day. Ang alamat ho ay isang kwentong
hindi naman totoo lahat. Yung iba ay katang-isip upang magkaroon ng magandang dating sa atin o magandang dating sa nagkukwento. Sa araw ng mga puso, ang English ho nito ay Valentine's Day. Ito ay pinagkakagastusan ng marami at pinagkakakitaan naman ng lahat ng mga tindahan. Katuwang-tuwa sila pag tayo nagdidiwang ang Valentine's Day. Ang mahal-mahal ng bulaklak parang ginto, hindi ko malunok ang presyo. Pero kapag ka ho tayo nagmamahal, baliwala ho yan kung yan ang gusto nating ibigay. Amen? Amen. So, pera lang yan. Sabi nga ng asawa ko, honey, pera lang yan. Nahahanapan yan, sabi ng asawa ko. Ito ang katang-isip na ito ay nagpasimula sa Roma, sa Roman Empire. Merong isang obispo na ang pangalan ay Valentine or Valentino. Sa kapanahon niya ay merong isang emperor na ang pangalan ay Claudius II. At sa pangunguna ni Claudius II, siya ay naniniwala na ang mga may asawang mandirigma ay hindi masyadong kagamit-gamit at hindi malalakas. Kaya naman ipinagbawal niya ang lahat ng warriors o soldiers, soldiers ang tawag natin ngayon, warrior ng araw, lahat ng mandirigma ay hindi pwedeng mag-asawa. Kailangan binata lahat, single. Si Valentino ay naawa, si Bishop Valentino ay naawa sa kanila, kaya naman siya ay sikretong nagkakasal ng mga mandirigma. Eh, hindi mapigilang umibig, eh, di ba? Kahit na alam ng mga tao na ito ay alamat lamang at hindi lahat ay totoo sa istorya, ay ipinagdiriwang pa rin. Dahil ito ay magandang alamat ng pag-ibig, ipinagdiriwang ito ng February 14 at ito ay pinangalan after kay Valentine. Kaya tinatawag na Valentine Day. Ito ay pinangalan kay Valentino. Ang mga iba't ibang pagdiriwang ng mga tao ay mayroong mas mahalagang kahulugan higit sa pagbibigay ng bulaklak, card, at mga regalo. Ang aking asawa, hindi ito nagbibigay ng card o regalo o bulaklak, maski kailan. Sabi niya, bibigyan kita ng bulaklak, malalantayan na ng ilang araw lang sa akin. Alam mo na, mag-iisip ako ng mas magandang regalo sa iyo na hindi mo makakalimutan sa buhay mo. So, that's what he does. Yan ang ginagawa niya. Pero, ang bulaklak ko, pagbibigyan ako, eh tatanggapin ko. Amen. Meron tayong tunay na kwento ng pag-ibig. Hindi ito alamat, hindi ito alamat, ito ay nais kong ibahagi sa inyo, bagamat pangkaraniwan na sa inyong pandinig, ngayon ay maaaring magbago ang inyong pananaw kung ano ang tunay na pag-ibig. At ito ho ang magdadala sa pangalawang puntos, ang tunay at dakilang kwento ng pag-ibig. Ang Diyos ang unang nagpakilala sa atin ng pag-ibig. Hindi natin alam umibig ng tama. Dahil lahat tayo makasalanan, pero dahil mahal tayo ng Diyos, makasalanan pa tayo, inibig na tayo. Kaya siya ang nagpunta at nagpakilala ng dakilang pag-ibig. Ang Diyos ang unang umibig sa atin at dahil diyan ay nais niya na tayo rin naman ay magkaroon niyan. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang kapantay. Binasa ko sa inyo kanina ang kabanatang 3, talatang 6 ng Juan. At ito ay pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Lahat tayo, iniibig niya. Amen. Pero kailangan tanggapin natin siya.
Ang sabi niya, para hindi tayo magbayad ng ating mga kasalanan, hindi tayo mapahamak. Amen. Sapagkat hindi natin kayang ibayaran ng ating mga kasalanan, kaya ginusto niyang tubusin tayo bilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin. In action. Amen. Hindi yung salita lang. Ginawa niya talaga, ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak upang siyang magdala ng ating mga kasalanan. Ang sabi niya ay, siya, ang anak niya ay pinapunta niya upang ang sabi ay makita natin sa action ang pag-ibig niya na si Kristo ang magiging katuparan upang siya ay mamatay at magbayad ng ating mga kasalanan. Amen. Ang Diyos ay nagpasyang ibigin tayo. God choose to love us. Amen. Nagpasyang ibigin tayo kahit na di kaibig-ibig tayo. Inibig niya tayo kahit tayo ay makasalanan. Di ba tayo may kanya-kanyang ugali tayo na kung siguro ilalabas nating lahat at talaga magpapakatotoo tayo, naku, ganyan ka pala, naku, ganyan ka pala. Pero kahit ganyan tayo, iniibig pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Di ba kung meron tayong hindi nagugustuhan sa isang tao, lalayuan na natin? Yeah? Yan ang natural na tao. Pero nais ng Diyos na ang pag-ibig niya na hindi lumalayo, na nanatili, ay manatili sa atin at gawin din natin. Amen. Sa Matthew, sa Mateo Kabanatang 26, talatang 28, ang sabi, sapagkat ito ang aking dugo, ito si Jesus nang sasalita, ito ang aking dugo, kaya nga tayo ay may communion, inaalala natin yung kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo, ang sabi, para sa atin, ang sabi ng tipan, na nabuhos dahil sa marami, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Isipin mo natin mabuti ang tunay na pag-ibig. Ay handang ibigay ang kanyang buhay. Handang mamatay para sa pagpapatawad sa ating kasalanan upang maligtas tayo sa kabayaran nito. Hindi natin kayang bayaran. Mabigyan ng pag-asa, magandang kinabukasan at buhay na walang hanggan. Amen. Ito ang napakadakilang pag-ibig na di masayod at di mapantayan ng kahit sino man dito sa mundo. Meron isang kwento na may kinalaman sa pag-ibig ng Diyos, and it is parallel to the analogy of God's love. Noong ang panahon ng California ay yumaman sa ekonomiya, magandang ekonomiya, dahil sa paghuhukay ng linto. Isang mama na may pamilya sa Inglaterra ay iniwan ang kanyang bayan at pumunta sa California upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ang sabi niya sa kanyang asawa at anak, pupunta ako sa California upang magkaroon ako ng magandang trabaho, magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, maiwan muna kayo rito. At kapag ako nakaipon ng pera, papadalang ko kayo ng pamasahe upang magkakasama na tayo. So yan ang kanyang pangako. Sa madalit sabi ay nakaipon siya at nagpadala siya ng pera sa kanyang pamilya. At tuwan-tuwa ang kanyang asawa't anak na natanggap ang pera at sa wakas, yay, sa wakas makakasama na natin ang daddy mo anak, isang pamilya na tayo at may magandang trabaho ang iyong ama. So pagkatanggap nila ng pera ay dali-dali silang sumakay sa barko patungo sa San Francisco, California. Noong sila ay nasa laut na ng dagat ay nagkasunog ang barko at tuluyang nasunog ang barko. Ang sabi ng kapitan ng barko, tayo mamamatay na lahat sapagkat tayo ay ang barkong ito ay may sakay ng mga bomba at mga baril, siguro kung maghahatid siya sa California ng mga gamit ng mga warriors, ng mga sundalo, ng mga mandirigma. Sabi niya, wala tayong ligtas, lahat tayo mamamatay. Ang mga matatanda, bata, lahat tayo mamamatay sa sunog. Kaya idineploy nila yung tinatawag na safe na maliliit na boat
para sila ay maligtas, may madala sila sa pinaka malapit na pampang. Siksikan sila, unahan sila na sumakay. At dahil maliliit yung mga boat at mga bangka, ay yung mag-ina ay nasa huli at nung sila ay sasakay na, ang sabi sa kanila ay wala na kayong lugar dito. Punong-puno na. Kaya nagmakaawa siya, no, sino ho, dalawa lang naman kami, sakay niyo na kami. At siya ay nagmakaawa. Eh wala na nga, ang sabi ng pahinante. And then, sa kanyang pagmamakaawa, siguro nagsiksikan sila. Sabi niya, meron pang isang natitira na pwedeng sumakay. Nag-isip siya. Isa lang. Ako o yung anak ko? Kung ako, makasama kong asawa ko, magkakaanak pa uli kami. Maaring yun na nasa isip niya, di ba? Pero kung yung anak ko, mamamatay ako. Mag-aasawa ng iba yung asawa ko. Maaring yun ang dumadaloy sa kanyang isipan. Who knows? So, nag-desisyon, nagsabi yung ina na kung isa na lang, ang sabi niya, pwede bang ang anak ko, isakay ko na? At isinakay niya sa barko ang kanyang anak. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit at sinabi sa anak ang huling habili niya. Anak, kapag buhay ka, sabihin mo sa iyong ama na namatay ako sa iyong lugar. O sa ibang salita ay, sabihin mo sa iyong ama na ako ay namatay upang mabuhay ka. Ganito ang sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin. Amen. Siya ang kumuha ng lugar ng kamatayan mo at kamatayan ko para tayo ay mabuhay sapagkat sobra ang pagmamahal niya sa atin. Amen. Gusto niya na ikaw at ako ay mabuhay at mabuhay ng masagana. Can you say amen? At sa ikatlo ay genuine love is not seasonal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi panapanahon. Iibigin mo lang kung masaya siya at bigay ng regalo yung mister mo sa'yo o yung boyfriend mo. O pag hindi na, hindi na. Parang nawawala na yung pag-ibig. Hindi ho panapanahon. Iniibig niya tayo, alam niyo ang Diyos, iniibig niya tayo pag tag-init, tag-ulan, tag-lamig, at kahit na kapag ang mga dahon ay nalalanta na at ang mga bulaklak ay nawawala na, fall. Mahal niya tayo. Sa magandang araw o pangit na panahon, mahal niya pa rin tayo. Kapag tayo ay may sumpong o masungit, sino bang walang sumpong dito? Paminsan-minsan. Kahit kapag tayo ay may sumpong o masungit, mahal pa rin niya tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi nagmamaliw at hindi nagtatangi. Amen. Napakasarap pakinggan na i-define ang pag-ibig ng Diyos. Ang ikaapat ay genuine love is a choice. Ang tunay at totoong pag-ibig ay pinapagpasyahan. Amen. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pangsamantala o pangmadalian. Ito ay pagpapasya na isinasagawa upang manatili magpakailanman. Amen. Ito ay hindi isinaalang-alang kung ano man ang nararamdaman, kundi yung desisyon ng pagtatalaga upang manatili ang iyong pag-ibig. God choose to love us when we were yet sinners. Tandaan natin yan. We were unlovable and filthy like dirty rugs then. In Isaiah 64:6, ang sabi ay, kahit na ganito ang kalalagayan ng tao, pinili ng Diyos na italaga ang pag-ibig niya sa atin. Amen. Amen. Ang susunod ay, genuine love is celebrated often. Ang tunay na pag-ibig ay pinagdiriwang ng madalas, hindi panapanahon. Amen. May papakita natin ang ating selebrasyon o pagdiriwang ng pag-ibig sa pamamagitan ng ating
pagtutulungan, pagbibigayan, pagtitipon sa pagsamba, pag-aaral ng salita ng Diyos at panalangin sa bawat isa. Ang salita ng Diyos sa unang Juan, kabanatang 4, talatang 7 at 8, ang sabi ay, mga minamahal, mangagbigayan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya nga, sa Juan, kabanatang 13 at talatang 35, ang sabi ay, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ang mga taon na kayo ay aking mga alagado, aking mga tagasunod, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Nais ng Diyos na ipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos sa isa't isa. Amen. Hallelujah. Ang selebrasyon ng Agape Love na hindi kailanman nagkukulang. Amen. Celebration of Agape Love that never fails. Praise the Lord. Alam mo ninyo, ang itong pag-ibig sa atin ng Diyos ay walang kabiguan. Hindi ho tayo mabibigo. At narito po sa 1 Corinthians chapter 13, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at aking babasahin ho ng madali sa Tagalog bago tayo pawakas. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Ito yung puro salita lang. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at malalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik at ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapaghinuhod, long-suffering, at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi nagpapalalo, ang pag-ibig ay hindi masinungaling, mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang. Amen. Kumpleto ka kapag may pag-ibig ka. Hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay magtatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Amen. Hallelujah. Yan ang tunay na pag-ibig na nais ng Diyos na ipamana sa atin. Amen. Praise the Lord. Sa pagtitipon natin ngayong umaga, ipakita natin sa Panginoon ang ating pagdiriwang sa pamamagitan ng ating pagsamba at pagpuri sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa isa't isa at sa mga taong nakakadaupang palad natin sa araw-araw. Amen. Now, will you stand with me to respond to this truth by saying this together? Tayo ay tumayo. Sa narinig natin, bagamat hindi maraming elaboration, pero alam ko na ang pag-ibig ng Diyos ay mahalaga na dapat nating bigyan ng pansin at buo sa mensahe. Sabihin natin lahat,
Jesus, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Salamat sa pagbibigay mo ng buhay sa akin. Sa kaligtasan, sa kapatawaran, sa paggamot ng aking mga sakit, at marami pang bagay na binibigay mo sa akin. Salamat sa iyong pag-ibig na di nagkukulang. Panginoon, ang aming dalangin ngayong umaga ay magawa namin ito sa pamamagitan ng paggawa sa iba. Kaya Panginoon, tulungan mo kami. Amen. Tayo'y makakaupo na. Salamat ho sa inyong pakikinig at sana ang simpleng mensahe na ito ay nagbigay perk o excitement sa inyong puso para lalong umibig. Amen. Salamat ho. Purihin po natin ang ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Napakaganda po yung mensahe ng ating pastor. Sabi niya na pag tayo umiibig, hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kung tayo umiibig, tayo po ay nagbibigay. Amen. Hallelujah. Kasama po yan. Pag ikaw ay, kaya ang Valentine's po, sabi ng Biblia, bibigay ng chocolate, flowers, mga ganun po. Gano'n po ba natin kaibig ang ating Diyos? Na siyang may lalang sa atin, na siyang may lalang lahat ng dito sa lupa. Amen? Hallelujah. Kaya napakaganda po yung mensahe ng ating pastor ngayon na hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon kung tayo sumusunod sa Kanya, tayo'y nagbibigay, tayo'y nagpapagamit. Gano'n po ba natin